akyat-akyat namin ang gamit, hindi namin namalaya na hanggang dito na ang tubig. Lampas na sa amin. Ang iniisip mo, yung pamilya mo, yung anak mo na iniwan mo ron, so 50-50 ka, di ba? Kasi hindi mo alam kung sa paglusong ko na to, pwede akong tangay ng baha. Bukod sa mga bagyo, isa rin sa pinangangambahan sa ating bansa ay ang habagat. Ang habagat o southwest monsoon ay dumarating sa panahon ng tag-ulan sa Pilipinas at may dala-dala itong heavy rainfalls. Kaya namang kaakibat nito ang pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Si Gemma Lomot, nakatira malapit sa kanto ng Araneta Avenue at Quezon Avenue sa Quezon City, ay may hindi malilimutang experience noong pagdating ng habagat noong 2012. Nung inakit ko na yung mga gamit, nung medyo mababa pa lang yung baha dito, nilikas ko na yung mga anak ko. Sabi ko sa mga anak ko na dyan lang kayo at uwi ako sa bahay. Kukuha ako ng mga damit. Umuwi ako rito sa bahay para magkuha ako ng mga gamit namin. Pagbalik ko, hanggang dito na yung tubig. Pero hindi ko siya ina-expect na ganun siya kabilis tumaas ang tubig. Pagkuha ko ng damit, pumunta ako doon sa kapitbahay namin kasi aabutan na yung lagayan nila ng gamit. So tumulong muna ako doon para mag-akyat ng gamit nila. Pag akyat-akyat namin ang gamit, hindi namin namalaya na hanggang dito na ang tubig. Lampas na sa amin. Kasi nga ako muna binabaybay lang namin yung pader eh. May mga tali kasi nilalagay dito. So gumaganon lang kami. Ngayon, nung umakyat na ng umakyat yung tubig, lumikas na kami. Doon kami nagbabaybay sa tali. Kasi may mga tali yan dito nung araw. Ngayon, nung nagbabaybay kami dito sa tali, ang lakas ng agos. Yung agos niya, grabe. Kala mo dagat yung agos. So nakikita mo talaga doon yung mga naglulutangan, yung mga kung ano mga gamit ng lulutangan. Nagsasagawa ang UNTV News and Rescue Team ng rescue operations sa iba't ibang lugar sa tuwing mayroong mga pagbaha at isa ang lugar nila Gemma na napuntahan ng grupo. Doon kami nagbabaybay sa tali kasi may mga tali yan dito nung araw. So syempre ikaw na ang iniisip mo, yung pamilya mo, yung anak mo na iniwan mo ron, so 50-50 ka, di ba? Kasi hindi mo alam kung sa paglusong ko na to, pwede akong tangay ng baha. Either to, bahala ng Diyos sa akin, bahala ng Lord, kung maliligtas ako dito. So nung time na nagbabaybay ako, papunta ng kalsada, dadadala ko yung gamit ng mga anak ko. Yun yung sabi ko, Diyos ko po, sabi ko. Bahala na ang Lord, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa amin. Bahala ka sa mga anak ko. Yun, yun ang anak ko. Kinuha nila ako dun sa baha. Inangat niya ako doon para iakat niya ako dun sa bangka-bangka ng UNTV. Ano nila, pag rescue nila sa akin, pagdala nila dyan sa akin sa highway, dinala nila ako sa sasakyan. Pagdala nila sa akin sa sasakyan, pinaanohan nila ako ng parang balabal. Pasalamat ako. Kasi yung dasal mo nung time na nasa kalagitnaan ka ng baha, di ba? Yan nga ang ano ng Lord eh. Pag nagdasal ka talaga, may bibigay sila sa'yo. Salamat po talaga sa UNTV, sa mga staff dyan. Sa ngayon, sa parehong lugar pa rin nakatira sila Gemma dahil hindi nila basta maiwanan ang kanilang bahay. Pero dahil sa kanilang naranasan, mas maingat na sila sa pagdating ng habagat at kaakibat nitong pagbaha.